Mga kapuso, pagkatapos ng gastos ngayong balik eskwela, paghandaan nyo ng dagdag gastos sa singil sa kuryente. Ngayong kasing buwan ng Hunyo ay magmamahal yung tinatawag na generation charge na Meralco. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tapos na sana ang litanya sa gastusin ni Lourdes ngayong balik eskwela na mga apo. Pero heto't bumulaga ang dagdag singil sa kuryente. Ngayong buwan ng Hunyo, tataas ang babayaran ng mga Meralco customers dahil sa 54 centavos na dagdag singil sa generation charge o yung halagang binabayaran sa mga kumpanyang lumilikha ng kuryente. Ito ang pinakamataas na dagdag singil sa kuryente ngayong taon. Kung susumahin mula Enero hanggang Hunyo, 63 centavos na ang kabuuang itinaas ng singil sa generation charge. Kaya naman lahat ng pagtitipid, ginagawa daw ni Lourdes. Electric fan namin kailangan pag matutulog lang. Tsaka yung rip namin kailangan hindi bukas-sara, para hindi makonsumo ng kuryente. Kung tulad ni Lourdes na 200 kilowatt hours ang buwan ng konsumo mo sa kuryente, dagdag na 108 pesos ang babayaran. Ang commercial establishment na mas malakas kumonsumo ng kuryente tulad ng internet shop na ito, sapul din ng dagdag singil. Pag konti lang po yung tao, bali pinapatay lang po namin ang kuryente muna. Yung aircon na hindi naman kailang gamitin, bali po napatay po namin. Pag hindi na po ginagamit yung mga PC, pinapatay po namin. Ayon sa Meralco, tumaas ang presyo ng kuryente mula sa Wholesale Electricity Spot Market o OSM. Nasira raw kasi ang suwal at pagbilaw plants na gumagamit ng coal sa pag-generate ng kuryente. Ang limay at malaya plants ang pinagana na gumagamit ng langis. Mas mahal kasi ang kuryenteng fuel generated. Tumaas din ang demand sa kuryente ng sumipa ang konsumo ng mga Meralco customers noong Mayo na umabot sa mahigit 5,600 megawatts. Mas mataas pa sa naitalang konsumo noong May El Nino noong taong 2010. Nabawasan yung paggamit ng hydro plants dahil nga summer na. At nabawasan din yung paggamit ng mga coal plants dahil they were on outage maintenance. It was made up by the more expensive oil-fired power plants, so we did not experience any outages. But we saw the effect on the spot market prices, which went up. Ngayong pumasok na ang tag-unan, inaasang bababa na rin ang pagkonsumo sa kuryente. Pero para lalo pang maipababa ang inyong electric bill ngayong buwan ng Hunyo, maging wise sa paggamit ng ilaw at mga appliances. I-off ang ilaw at i-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit. Magplansya sa gabi kung kailan mas mura ang kuryente. Ang sinop na paggamit sa ating mga household appliances, making sure they are in good condition. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.